po. Good morning po muli and welcome to our morning devotion sa CHCC. So as you know, we will be celebrating our prayer and fasting for the month of August. So ngayon pa lang po ay pag-uusapan natin at pag-aaralan na natin ang mga ang tungkol sa prayer. So this morning, we're going to pray for our nation and our nation's leaders dahil alam nga natin that this is very timely kasi katatapos lang po ng elections and we have elected new president and leaders. So may mga bago pong leaders ngayon na na-elect. So before we pray, gusto ko lang siguro i-share itong nasa Jeremiah 29:7. No, this is from the NIV. This is the NIV. From NIV. So it says, "Also, seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper." So, napakaganda po nung sinabi ni Lord kay Jeremiah. Ito nga po is during the Babylonian exile, kung saan kahit na naka-exile na yung mga Israelites, sinasabi pa rin ng Panginoon sa kanila, pag-pray nyo kung saan kayo naka-exile. Dahil nga, pag ito ay nag-prosper, kayo din magpa-prosper. So, ganun din po sana yung gawin natin para sa ating bansa. Kasi nga, nandito tayo. So, affected tayo sa nangyayari sa ating bansa. So, it is really very important for us to pray for our nation. Kung ano po yung mga nangyayari sa nation, sa ating bansa. Kung ano po yung mga yung tungkol sa ekonomiya natin, sa agrikultura, sa lahat po ng ang nangyayari dito sa ating bansa, dapat po lagi natin ipagpapray sapagkat kung ito nga po ay nagiging abundant, tayo din po bilang mga Pilipino nagiging abundant din. So, siguro ngayon it's ang hirap kasi na mag-pray siguro kung yung mga nakatalaga na leaders ngayon, hindi sila yung mga binoto nyo, no? But then, we should also really pray for them dahil yung success nila sa pagpapalakad sa ating bansa would also be the success of our country. So, di ba, sabi nga, if it prospers, pag nag-prosper po ang Pilipinas, magiging prosperous din po tayo. Kaya po lagi nating ipagpapray ang ating bansa at ang ating mga leaders. Huwag po natin ialis yun sa ating mga prayer lists, ano? Because very, very important po na maging part tayo ng ating pag-unlad. O, upang, syempre, yun nga sabi natin, pag tayo ay naging prosperous or pag umunlad yung ating bansa, magiging maunlad din at magiging maayos yung ating buhay. Importante din na, sabi nga, pray for peace, diba? Ipag-pray din natin na maging peace and prosperity. So, importante yun yung pag-pray natin na dahil mahirap po ang kung ikaw ay at war. Katulad ang nangyayari ngayon sa Ukraine, diba? So, pag-pray natin yung peace and prosperity of our country and of course the leaders who are governing our country upang tayo ay maging prosperous indeed, maging blessed and maging abundant yung buhay natin. Kaya po ngayon umaga, samahan niyo po ako at ipanalangin natin ang ating bansa. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord, again for this opportunity na kami ay makapag-pray together, O Lord, at magparatingin namin ang aming mga petitions, ang aming mga thanksgiving, ang aming mga requests sa inyo, prayer requests sa inyo ngayong umaga. Lord, we particularly want to pray for our country, O Lord. Thank you very much for blessing this country so far, Lord. Alam namin na hindi mo pinapabayaan ang aming mahal na Pilipinas, Lord. We know that you're always directing, O Lord, kung ano man po yung mangyayari dito sa bansa namin, Lord. We know that
dahil napakarami pong nagpo-pray para sa aming bansa, ay patuloy mo pong inaalagaan at pinoprotektahan ang aming bansa. We continue to pray, O Lord, for peace that will reign in this country, O Lord. We pray, Lord, na lahat po sana ng mga lugar dito sa bansa namin, O Lord, ay i-protect mo against the enemies, O Lord, kung sino mo po yung gustong sumakop or kung sino mo po yung gustong manggulo sa aming bansa. We pray in your name, O Lord, na sana maalis po lahat ng mga threats na ito at sana patuloy na maging peaceful ang aming bansa. We pray din po sa mga crimes na nangyayari, Lord, lalo na yung recent na nagkaroon ng killings, O Lord. We pray for your justice, O Lord. We pray for wisdom sa mga tao na umaayos nito, Lord. We pray that you give them the right direction, O Lord. You give them yung proper judgment, O Lord, upang may pagpatuloy na magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng judgment, or magkaroon po ng resolution po itong nangyaring ito. We pray din po sa lahat ng mga insurgents, O Lord. We pray sa lahat ng mga threats of insurgency, lahat ng threats of communist activities, O Lord, na sana maayos dito at magkaroon po ng resolution din ang mga threats na ito sa aming bansa. We pray, O Lord, na hindi na maulit ang siege of Marawi, O Lord, kung saan maraming namatay at marami po ang naapektuhan ng mga families, O Lord. We pray that you continue to protect us against these threats of terrorism, O Lord. Patuloy mong alagaan at palakasin ang aming militar upang malabanan ang mga ito, mga threats na ito. We pray, O Lord, that you continue to keep the peace in every part, in every city, in every barangay, O Lord, in this country. Lord, we also pray for our economy, Lord. Alam namin na naapektuhan kami ng pandemic, naapektuhan kami ng rise of fuel prices or gas prices, O Lord. But we continue to pray for your wisdom, O Lord, na sana ibigay mo sa lahat ng aming mga leaders, lalo na ang mga bagong leaders namin, upang makahanap sila ng ways, O Lord, upang maibsan ang krisis na pinagdadaanan ng buong mundo ngayon, O Lord. Sana nga po, Lord, magkaroon sila ng alternative na mga ways kung saan makakuha ng fuel, O Lord, ng energy, O Lord. Bigyan mo ng wisdom lahat ng mga bagong itinilaga mong mga leaders, O Lord, upang makaisip sila ng ways upang matulungan ang bansa namin napagdaanan at malampasan ang crisis na ito, ng fuel crisis na ito. Lord, we pray din po, Lord, sa aming agrikultura, Lord. We pray for our farmers, Lord. We pray for good plants, O Lord, for them, upang maging healthy ulit ang aming agriculture, Lord. Magkaroon po ulit ng mas magagandang mga proyekto para sa kanila, para ma-encourage sila na magkaroon ng sustainable na mga projects, O Lord, upang mabigyan ng financial assistance ang aming mga farmers. Sana makahanap kami ng mga ways upang maging mas malakas pa ang sektor ng agrikultura. Lord, we pray for the leaders din na itinalaga mo sa aming department na ito, Department of Agriculture, that we be able, O Lord, na maging mas maulad po ang aming agriculture sector. Lord, we also pray for the Department of Education, O Lord, para sa aming mga mag-aaral, O Lord. Lord, we thank you, Lord, na patuloy na naging
maayos pa rin ang pag-aaral ng mga kabataan at lahat ng mga estudyante despite the pandemic, Lord. But we pray, O Lord, na sana as we plan to open our schools, as we plan to do face-to-face, O Lord, na sana po ay maging maayos at maprotektahan din ang mga estudyante at mga guro, O Lord, against the threat of the virus, Lord. We pray for your patuloy na pag-aalaga, patuloy na protection sa aming mga estudyante, O Lord. We pray din po, Lord, yung lahat ng mga itinilaga mo, Lord, for the leaders, for our new leaders, Lord, for the new leaders in our country, O Lord. We pray for wisdom, O Lord. We pray for your anointing to them, O Lord. Bigyan mo po sana sila ng wisdom sa pagpapatakbo sa aming bansa, O Lord, upang maging mas maging peaceful at prosperous po ang aming bansa. We pray for your wisdom, O Lord, sa kanilang mga plans, for wisdom sa paggawa ng mga laws, O Lord, for wisdom sa pag-create ng mga bagong jobs and opportunities for the Filipino people, O Lord, upang mabigyan ng maibsan ng unemployment sa aming bansa, O Lord, upang patuloy na mag-improve po ang aming economy. Lord, we pray for investors, O Lord, to come to our country, O Lord, upang magkaroon po ng mas maraming job opportunities sa aming, sa lahat ng Pilipino, Lord. We pray then that you continue to keep our country a safe place to invest in, O Lord. Bigyan mo din po sana kami ng magandang mga projects, O Lord, upang magkaroon ng opportunity, O Lord, ang mga bagong mga graduates at mga bagong mga estudyante na nag-graduate, Lord, for an opportunity for them to find jobs. Lord, thank you. Thank you because we know that you will answer our prayers according to your will and according to your ano po yung gusto, yung purpose in your will, O Lord. Thank you, because we know that you will answer our prayers. In Jesus' name we pray. Amen.